totoo nga. Talagang ano siya ng totoo. Ngayon, haluin lang natin ulit. Para manuot yung lasa. Then, lagay ko na itong ating sili. Ayan. Hindi ko na yun hiniwa. Diyan ko na lang siya dudurugin pag naluto na. Ganyan na lang ang ating technique. Then, lalagay ko na din yung pinirito nating gabing puti. Ayan. Halo ko na din siya. Lagay ko na silang lahat. Halo na lang natin siya ulit. Para mainit yung lasa niya. Manuot yung sarap. Ngayon, maglalagay ko ng kaunting tubig para may sabaw ang ating niluluto. Kaunting sabaw lang. Sapat na yan. Ito na rin siya ng mochi sauce. Ngayon, mag-add na ako ng suka. Ayan. Then, mag-a-add din ako ng kaunting asukal para mag-mix ang lasa ng aking niluluto. Ng ating adobo. Then, okay na yung adobo. Nadurog ko na din ang ating sili. Kunti na lang ay maluluto na ang ating chicken adobo. Spicy chicken adobo. 2,000 years later. Good morning! Ngayon ay natapos na natin ang ating pagluluto ng ating ulam bago. Pero bago yan, naglaba muna ako kanina pagising ko. Hindi ako nakapag-almusal. Hindi rin ako nakapag-kape. Kaya ngayon, yun, nagluto ako ng manok para sa ating pang-ulam. Bari binili yun ng katrabaho ko. Nakasama ko dito sa boarding house namin. Siya ang bumili ng panglutong ulam. Ako lang din yung nagluto. Pero pang ngayon, mag-almusal na tayo. Tapos, maya-maya after ng kain natin ng almusal, ano pa nga bang gagawin natin? Di siyempre, mag-ihilata maghapon. Yun yung pahinga natin, siyempre. Nakapaglaba na tayo, nakapaglinis na din siyempre. Kaya, ngayon eh, kailangan naman natin mag-relax-relax ulit. At bukas ay may pasok na. Diba? Tulad ang sipong ko sa anghang ng niluluto kong ulam. Kain po, sabahin niyo kong kumain sa mga bahay-bahay niyo dyan. Sana po ay masarap din ang inyong pagkain. Sana lahat tayo ay may kinakain. Ano lahat ng tao, hindi lang tayo. Mga kabuha natin dyan na kapag natin mahirap, sana ay kahit simpleng pagkain lang sa ating lamesa, meron tayong maihahain, especially sa mga bata. Yun din ang pinaka-importante doon, yung may makain yung buong pamilya araw-araw. Sapat ng blessing yun para sa atin, no? Diba? Sapat ng blessing lagi pang saling kay Lord na tayo ay nakakakain, nakakasurvive sa ating pang-araw-araw na buhay. Ganun talaga.
Sarap. Bali yung aking niluto ay ano. Tinaluan ko siya ng gabi. Kasi kadalasan sa amin, pagkaunti yung manok, pagkaunti yung bagay na niluluto, magbabay man yan o ano, mag-isda. Kasi ako lumaki sa buhay na lumaki ako sa pamilya na malaki. Malaki yung pamilya namin, kaya kumbaga, kung may nabibili man na pang-ulam, mag-isang kilo man yan, ano, hindi sasapat. Lalo na pag mga buhay sa probinsya, no? Pag buhay sa probinsya, di ko alam kung pareho namin kayo, pero sa buhay namin sa probinsya, pag oras ng kainan, nandiyan yung, kung ano man yung luto, yung lulutuin ng pamilya, kung ano man, halimbawa ako nagluto, o mama ko, kung ano man yung ulam na niluto sa araw na ito, kasama doon lagi ang kapitbahay. Yun. Kaya, para dumami yung ating pagkain, dumami yung ating ulam, makasapat, lagi kaming nag-a-add, lagi kaming naglalagay ng gabi o kaya or saging, ganun. Para wag hinahaluan lang namin siya para dumami. Para makasapat sa aming pamilya at saka sa mga bibigyan na din. Kahit kunting ulam ang lutuin namin, hindi pwedeng mawawalan ang kapitbahay. Lalo na may isa kaming kapitbahay na laging parang nasanay na siya sa amin. Tapos lagi din siyang kabanting ng mama ko. Lagi nang nasa amin siya. Kamag-anak na din siguro sa side ng aking lolo. Tapos kung nasanay na din kami ganun. Ganun lagi ang ano namin. Lagi silang kasama. Kaya di pwedeng walang halo ang ating ulam. Ito po yung gabi. Ganun kami pa. Pag ako nagluluto dito, kahit kaunti lang kami kakahan, lagi akong ganun. Hinahaluan ko siya ng mga saging, ng gabi. Tsaka ano, kumbaga nasanay na din ako sa pagkain na ganun. Kasi pag ako nauumay sa ulam, kumbaga yun ang kinakain ko. Yun ang sarap. Masarap na ano. Kasi diba nakakaumay din ng ulam. Tsaka lumaki akong ganun. Kaya nasanay na din ako sa pag-uulam na yung may mga halo-halo. Pero sa ibang nga, sabi nila, hindi sila sanay. Tapos sabi nila, sabi nga nung kabord ko, ngayon lang daw siya nakakapikim ng mga ganong luto. Na hindi naman usually ano. Kumbaga hindi naman as in ganon talaga ang pagluto. Tapos naninibago sila sa ganon, sa mga kinakain na may mga sabi, ba't may hali ng ganito? Pero sabi nila, nakakatuwa. Ganon daw nakakatikim sila ng ganong luto. Kasi ako ganon talaga yung aking nakasanayan, kumbaga. Sabi yan, tatapusin ko muna po ang aking pagkain. Salamat po ang palaging panonood. Napatuloy niyo pa rin po suportahan ang aking mga video, ang aking mga bagong upload. At patuloy niyo po akong dikitan, subscribe, para updated din kayo sa aking channel. Mga simpleng upload, ganap sa aking simpleng buhay sa araw-araw pag ako ay walang pasok sa trabaho. Salamat at mag-iingat po tayo palagi. God bless you all. Bye-bye. Thank you. Sabit na mahal kang mayakap ka. Masayaw sa ulan ng mundo'y gagawin.